Kanina nga mga idol, sa laban ng Los Angeles Lakers against the San Antonio Spurs, itong si LeBron ay hindi naglaro. Pero hindi naman niya yun hinayaan na hindi nga siya makaapekto dito sa laban nila. Ito ang si LeBron mga idol, sa kalagitnaan ng second quarter ay mukhang tinawag si Malik Monk para nga turuan ng diskarte. Dito nga sa clip na ito mga idol, makikita natin na may hawak pa ngang tablet yung isang assistant coach ng Lakers at mukhang nga may itunuturo sa kanya si LeBron James. Hindi natin alam mga idol kung may pinupo na ba si LeBron sa kanya. Pero base nga sa aksyon ni LeBron James at sa kanyang salita ay parang sinasabi niya na gamitin nga daw ni Malik Monk yung kanyang hips. Sa palagay ko nga mga idol, sinasabihan na ito ni LBJ si Malik Monk kapag sa pick and roll na gamitin nga yung kanyang hip para nga maramdaman yung defender sa kanyang likod. At ayan nga mga idol ay sa palagay ko lang naman at hindi ako sigurado din. Pero anyways, maganda nga ang ginagawa nito ni LeBron kahit na nakaupo lang siya sa bench ay dinudulungan niya pa rin ang kanyang team. At sa ating susunod na balita naman mga idol, etong si Vince Carter ay meron ngang papuri dito kay Steph Curry. Sinabi niya nga na he just knows how to catch you sleeping. Ibig sabihin nito ni Carter mga idol na itong si Steph Curry daw ay magaling na manghuli ng mga tulog na defender. Diba't kilala nga itong si Steph Curry mga idol na malikot kahit wala sa kanya ang bola. Magaling nga siya pagdating sa off-ball movement at itong si Vince Carter mga idol ay pinuri nga yon. At agree nga din ako sa kanya mga idol, diba't kilalang kilala itong si Curry pagdating sa mga ganyan. Kapag binitawan niya nga ang bola, hindi ibig sabihin na titigil na nga siya. Bigla-bigla na nga lang siyang tatakbo tapos magre-resulta yon ng open 3-pointer. Kaya nga't very deadly itong si Steph Curry kahit nga wala sa kanya ang bola. So kayo ba mga idol, agree ba kayo sa sinabi nito ni Vince Carter tungkol dito kay Curry? Comment down below lang mga idol. At para nga sa ating panghuling balita, Brooklyn Nets may bagong jersey. May litrato ngang lumabas mga idol sa Twitter tungkol sa bagong jersey daw ng Brooklyn Nets. Itong araw ang papalit sa kanilang City Edition jersey from last year. At para sa akin nga mga idol, maganda nga itong jersey nito, parang bagay na bagay sa team ng Brooklyn. Pero mga idol, hindi pa nga rin natin sigurado kung totoo ba itong lumabas na ito. Kung ito ba talaga ang susunod na jersey ng team ng Brooklyn Nets. Pero anyways nga mga idol, sa tingin nyo ba maganda nga ito? Comment down below lang ang inyong mga opinion. At yun na nga lamang din para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. At shoutout na nga rin pala dito kala dyan, Lester Morao, kay Darien Canete at kay Eric Kimilat. At yun na nga lamang din muli. Bye!